Magandang umaga sa inyong lahat, sa mga membro ng iCafe Filipino Church. Kamusta po kayo? Ngayong araw ay araw ng Linggo. Tayo po lahat ay masaya na makalapit sa ating Panginoon. Atin sambahin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pagkikinig ng kanyang salita. Sambahin natin siya mula sa ating kalooban, sa ating spirito at sa katotohanan. Yan po ang hinahanap ng ating Ama na sa langit. Ang aking pagsa ngayong umaga ay ang resulta ng pagsunod kay Kristo Jesus. Ito po ay kinuha ko sa aklat ng Lucas, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 6. Ito po ang sinabi. Minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nag-uunahan ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa tabi ng lawa. Wala sa mga bangka ang mga mangingisda, kundi nasa lawa at naglilinis ng kanilang mga lambat. Sumakay siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon na may-ari ng bangka na ilayo ito ng konti. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guru, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Ganon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda, kaya halos mapunit ang kanilang mga lambat. Dito sa talata ng ating binasa, may makikita tayong magandang bagay na ginawa ni Simon. Ito si Simon, siya po ay si Pedro. Ang storya dito ay hindi pa naging alagad si Pedro o si Simon. Ang kanyang pangalan ay si Simon. Nung naging alagad na siya ni Jesus, pinalitan ni Jesus ang pangalan niya, si Pedro. Kaya makikita natin dito, ang pangalan ni Pedro ay si Simon. Makikita natin dalawang magandang ginawa ni Simon kay Jesus. Kaya ang resulta, makikita natin mamaya dito sa talata nito na nakatanggap siya mula sa Panginoon Diyos. Tingnan muna natin yung verses 1 to 3. Sabi rito, minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nag-uunahan ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa tabi ng lawa. Wala sa mga bangka ang mga mangingisda, kunit nasa lawa at naglilinis ng kanilang mga lambat. Sumakay siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon na may-ari ng bangka na ilayo ito ng konti. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. So makikita natin dito napakaraming tao na sumusunod, lumalapit kay Jesus upang makinig ng salita ng Diyos. At sa dami ng tao, nakita ni Jesus ang dalawang bangka na hindi ginagamit ng mga mangingisda. At kinuha niya o hiniram kay Simon ang isang bangka upang umupo diyan na maging parang pulpito para mas mataas siya kaysa sa dami ng tao para makita siya. So hiniram niya kay Simon ang bangka at pinahiram ni Simon ang bangka. Ang unang magandang ginawa ni Simon, nung kailangan ni Jesus ang bangka,
ipinahiram ni Simon ang bangka. Tingnan natin sa verse 4. Pagkatapos niya ang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Ito, pagkatapos niyang mangaral, hindi natin alam kung kaano katagal ginamit ni Jesus ang bangka. Tama po? Pwede matagal, mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. At ako'y naniniwala, nung nangangaral si Jesus o nagsasalita tungkol sa salita ng Diyos, nandiyan po si Simon, si Pedro. Nakikinig. Nakikinig siya. Ako'y naniniwala na doon siya. So, pagkatapos ng mangaral si Jesus, ito si Simon at ang kanyang kasama, sila ang naghuli ng isda. Kaya, sabi sa verse 5, sumagot si Simon, "Guru, magdamag po kami ng pagod, ngunit wala kaming nahuli." Magdamag. So, ibig sabihin, nung natapos sa pangangaral ni Jesus, saka na nanghuli si Simon ng isda. Tama po. Ngunit, ang gusto kong bigyan diin ay ito. Sabi rito, sumagot si Simon, "Guru, magdamag po kami nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Mga kapatid, si Simon o si Pedro, siya ay isang mangingisda. At si Jesucristo ay ano, anak ng karpentero. Ay, pwede ba turuan ang isang karpentero sa mangingisda na ihulog ang lambat? Kung saan dapat ihulog ang lambat? Natural. Eh, ang profession at ang forte ni Simon ay mangingisda. Tama po. Ngunit makikita natin dito isang bagay. Sabi na, ngunit dahil sa sinabi mo, ihuhulog namin ang lambat. Alam po din niyo mga kapatid, ako'y naniniwala na si Simon, pinakikinggan niya mabuti ang salita ng Diyos. Kaya ang kanyang tiwala, ang kanyang pananampalataya ay lumalalim at lumalaki. Ito ay katulad ng sinabi sa Romans chapter 10 verse 17. Sabi rito, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pagkikinig at ang pagkikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ang pananampalataya ay bunga, ibig sabihin, ang atin pananalik at tiwala ay nabubunga, ay lumalaki at lumalalim sa pamamagitan ng ano, pakikinig. Pakikinig ng ano? Ng pangangaral tungkol kay Kristo. So, napakahalaga sa isang Kristiyano, makikinig. Nakikinig ang salita ng Diyos. At ang isang magandang ginawa ni Simon, siya'y nakikinig at siya'y sumunod. Tama po? So, ang aking pagsa ay ang resulta ng pagsunod kay Kristo. Makikita natin ito sa pagsunod ni Simon kay Kristo Jesus. Ang resulta ay nasa verse 6. Ganoon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Kaya halos mapunit ang kanilang mga lambat. Ganoon nga ang ginawa at nakahuli sila ng maraming isda. Alam po ninyo mga kapatid, itong mga isda, sila Simon at sila mga kasama nila. Sila ang kanilang negosyo o kanilang profesyon
ay mangingisda. Kaya kung nakahuli sila ng maraming isda, ibig sabihin, malaki ang kikitain nila sa kanilang negosyo. Tama po. Ang aral po dito sa talata nito, una, ibigay natin sa Panginoon ang ating panahon at oras. Gumawa tayo ng mga gawain ng Panginoon at ihandog natin para sa Panginoon. Katulad ni Simon, si Pedro, pinahiram niya kay Jesus ang bangka, tama po, ng ano, buong araw. Napakatagal yan. At pangalawa, ang aral po dito, si Simon nakaupo, nakikinig, at siya'y sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya nung sinabi ni Jesus, ihulog mo ang iyong lambat. Sabi ni Simon, dahil sa sinabi ng Panginoon, sumunod siya. Ang resulta, ang gantimpala ay matatanggap ang pagsunod sa Panginoon. Ang gantimpala ay nahuli ni Simon ng napakaraming isda. Tingnan natin yung Matthew chapter 10 verse 42. Pakikita natin ang gantimpala. Salitang gantimpala ay pangako ng Panginoon Diyos. Sabi rito, tandaan ninyo, sino man magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito, dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng ano, gantimpala. So ang ibig sabihin dito, ang sino man nagbigay ng isang basong malamig na tubig, si Simon Pedro, ibinigay niya, ipinahiram niya ang kanyang bangka kay Jesus. Taba po? Kaya sabi rito, kung nagbigay o nakhiram, napahiram, siya isang alagad ko, tiyak na tatanggap ng gantimpala. Kaya ito ang pangako ng Panginoon Diyos. Kaya tayo mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, kung gusto natin pinagpala tayo o ang gantimpala matatanggap natin sa Panginoon Diyos, magpahiram, ibigay ang ating panahon, oras sa Panginoon. At ang pagkikinig natin sa Panginoon, tayo po ay dapat sumunod. Kaya sabi po sa James, sa aklat ng James, pag tayo tagakinig lamang, tayo po ay dapat tagagawa ng salita ng Diyos. Kung ganun po ang atin ginawa, mga kapatid, tatanggap tayo ng gantimpala. Ang resulta, tatanggap tayo ng gantimpala mula sa Panginoon. Kaya dito na po ang aking mensahe, mga kapatid. Huwag natin makalimutan ang resulta sa pagsunod kay Kristo Jesus. Isang bagay na mahalaga sa pagsunod sa kanyang salita. Pagkikinig at pagsunod sa kanyang salita. At maklaan tayo ng oras para sa ating Panginoon. Tiyak, tatanggap tayo ng gantimpala mula sa Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Tayo manalangin. Panginoon Diyos, marami pong salamat sa inyong salita. Alam po namin itong talata nito, meron po kayong aral na pinapaabot sa amin. Nakita namin may magandang bagay na ginawa ni Simon o si Pedro sa inyo. Nagpahiram siya ng bangka sa inyo, si Jesus, upang mangaral po kayo ng salita ng Diyos. At alam po namin si Pedro, si Simon,
siya po ay isa sa nakikinig ng inyong salita. Kaya nung magdamag sila, wala sila dahuling na isda. Nung sinabi po ninyo, sabi ni Simon, dahil sa sinabi po ninyo, ihuhulog namin ang lambat. Dahil sa pagsunod ni Simon, ang resulta ay nakahuli sila ng napakaraming isda. Yan po ang resulta sa pagsunod kay Kristo Jesus. Ito po ang aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa inyo lahat.